Dahil sa pumabawit ng isang awiting time of refreshment, bakit tayo tumugon sa mga salita ng Diyos? At noon, habang ikaw ay nagtuturo at nagpapahayag,
magawa nating sabihin, Panginoon, magyari ang ayon sa sinabi ng iyong salita. Gawin mo, Diyos, sa bawat isa sa amin ang iyong maibigin. Bigyan mo ng buhay o walang buhay. Bigyan ng kagalingan ang nangangailangan ng kagalingan. Ang mahihina ay iyong palakasin. Ang nananadlay ay iyong pasiglahin. Lalo pa ang masasabi namin, ako'y tinatakbo ng Diyos sa araw nito sapagkat ang kanyang presensya ay dumating sa aming kalagayan at hindi na kami kagaya ng dati kung paano kami pumalito. O Diyos, sa iyo kami umaasa. Sino mang tao maging ang iyong abang lingkod ay walang magagawa o pagtugunan ang pangangailangan ng iyong mga anak. Katapat merong isang tutugon, ikaw ang Diyos na sa aming kalagitan. Kaya nagsabi ng banal na kasalatan na lawat at natuklo ng titipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitan. Ipanganas mo, Diyos, sa amin. Ang mga walang karanasan ay makaranas, at ang mga nakaranas na ay patuloy pang nakaranas ng panibagong karanasan mula sa upang magkaroon kami ng panibagong lakas, higit na tumibay sa uling mga araw nito. Diyos, gamitin mo ang daming putik ng iyong abang lingkod. Ilagay ang mga salita na nararapat sabihin, salitain, alang-alang sa mga tagapagmana ng kaharian ng langit. Langisan mo, Diyos, at tuluyin ang aking daming putik habang inaagay mo ang aming mga puso ang aming mga pandinig. Tunay nga, sa iyo lamang kami umaasa at wala ng iba kundi sa iyo, Diyos. Kung kaya't ang kapurihan ng kaluwalhatian sa iyo ay binabalik ng buong ingat at malaya kang mag-usap sa ilang sandali na aming kukunin. Ang kapurihan sa iyo lamang sa katamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabing amen. Pagawa po ba natin palakpakan ng Diyos? At ang presensya ng Kapaskuhan ay ini-enjoy ng mga tao na nasa araw na ito. Pero nawa ang presensya hindi ng Kapaskuhan kundi ng ating Panginoon ang ating ma-enjoy sa umaga nito. Oh? So, ang ating paksa, ang ating tema, discerning the times and seasons. At nais kong mag-usap sa umagang ito sa paksang recognizing the times and season. Napakinggan natin kanina, napakaganda yung mga current and event kagabi pa lang, no? Yung mga video clippings. So, yan ay maganda at ibinabantayan. Pero higit na mababantayan natin yung para sa atin. Alam niyo ba sa panahon ng ating Panginoon ang gabi nag-aantay sa Misaya? No? Yung mga parasites sa Jesus. Pero nakakalungkot, yung inaantay nila, hindi nila na-recognize. No? So, yun yung dahilan na magkaibang bagay kasi, maaaring makita natin yung mga bagay sa palibot at ito'y hindi mapipigilan. At alam niyo ba, ang Pope, tuwing gagawa siya, lagi niyang binabantayan ang paggalaw ng buwan. No? Hindi yun nagkataon kasi yun yung kanyang volume of the book. Kung ang ating Panginoon, nang pumarito siya, meron siyang volume of the book sa kanyang pagsilang, sa mga bagay na kanyang gagawin, nakadetalye po yun. No? So hanggang sa kanyang kamatayan, nakatala ang bagay nito. Yung other, sa kabilang banda rin naman, meron silang aklat na sinusundan din naman. Pero alam ko, concern tayo sa bahagi natin. Dahil ito ay napakahalaga, mga kapatid. So, nanyahan po kayo sa pagtayo. At maribang tulungan tayo ng ating operator at ating basahin ang ating teksto. Sa aklat ng Psalms 39, nakaready na ba? Psalms 39, mula po sa verse 4 hanggang 8. Sabi po ng banal na kasalatan, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan, kung ano. Ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako,
Narito gaya ng mga dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan at ang aking gulat ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Tunay na bawat tao ay lumalakad sa walang kabuluhang lilim. Tunay na sila'y nagugugol ng walang kabuluhan at kanyang ibinubunto ng mga kayamanan at hindi nalalaman kung sino nagsisitulot. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aking hihintayin? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Iligtas mo ko sa lahat ng aking mga pagsalangsang. Huwag mo kong gawing katuyaan ng hangan. Sa Book of Ecclesiastes, no? Sabi roon, and every season, what na lamang? Rather, pakipost na lang sa to everything, there's a season and a time of every matter of purpose under the heaven. Ang Diyos ang kakala ng kanyang mga salita, mga sweet men, ay mga ko. So, lahat ng bagay na mangyayari sa ibabaw ng lupang ito, no, hindi ito aksidente, ito ay inihanda ng Diyos ayon sa kanyang programa. So, sa Ecclesiastes, inisa-isa roon ni Haring Solomon yung mga panahon. Panahon ng pagsilang, panahon ng kamatayan, panahon ng kalungkutan, panahon ng kagalakan. No? At ito'y bagay na ipinakita ng banal na kasulatan. Sa book of Psalms kanina, sabi ro, Lord, make me to know my ends and to appreciate the measure of my days, what is good. Alam niyo ba, isang pinakamainam na bagay na pwedeng ma-achieve ng isang tao ay malaman niya ang purpose ng kanyang pagkabuhay at paglitaw sa ibabaw ng mundo ito. Sapagkat maraming tao nabubuhay na hindi nila alam ang kadahilanan kung bakit sila nabubuhay. So, nais kong mag-usap sa paksang transcend. Sabi rito, ang transcend galing sa Latin word na transcend, passing, not stationary, hence of short duration, not permanent, not lasting, or durable, how transcend are the pleasure of this life. So, lahat ng mga bagay na umiiral dito sa lupa, may pasimula, may kawakasan. Kaya, pag pasimulang ipinanganak ang tao, nagbibilang na ang itatagal ng kanyang buhay. No? So, yung mga numerics na ating narinig kanina, yung 266, no, yung ilang mga bagay, binabantayan ito ng lupon ng Vatican ang mga bagay patungkol sa kanilang organisasyon, sa kanilang samahan. So, alam nyo na kung ilang po lamang ang kanilang inaasahan. No? So, hindi na ako mangungusap sa bagay na yon ng mas marami, kundi gusto ko lang ipakita. So, magag ito, yung pag-recognize ng panahon at yung kapanahunan. Kapag tinignan kasi natin ang time and season, no? Parang ito ay magkaparehas. Pero ating makikita mamaya ang ilang mga bagay. Yung salitang recognizing, acknowledging, recollecting as known, entering a recognize. Yung salitang recognizing ay alam mo na, ibinabalik mo yung mga bagay na dati mo nang nalalaman. No? Parang nare-recall, nare-review. Yung salitang recognize, acknowledgement of a person or thing abuwal, profession as the recognize of Christian by which they about their belief and their religion. Sa ito'y nailan kumapit, ang bawat mananampalataya, ang kanilang mga patutuo, ang kanilang mga ang pagsasalita ay may kanilaman sa kanilang pinaniniwalaan alinsunod sa mga salita ng Diyos. No? So yung salitang abawal, no? An open declaration, prompt acknowledgement. Kaya nga yung mga may paniniwala, sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God, napakahalaga ng kanilang mga salita. Hindi ito bulaklak lamang ng dila, kundi bawat mananampalataya na may iniingatang mga salita ng Diyos, pinapahalagahan nila ang mga salita na kanilang binibitawan.
Kaya nga ang ating Panginoon ang nabubuhay siya rito sa ibabaw ng lupa, kung inyong papansinin, bawat kataga na kanyang sinasabi at gawa na kanyang ginagawa, itinutulay sa mga nakasulat sa lumang tipan. Mula sa aklat ng mga awit, sa bulat ng mga propeta, at ilang mga bagay na may pinanaman sa kanyang buhay. Gayon din naman ang mga anak ng Diyos, tayo ay nabubuhay na meron tayong mga pagsasalita, yung abuwal, ibig sabihin, sinasabit lang natin, sinasabi natin yung bagay na ating pinaniniwalaan, hindi lamang yung nakaraan, kasalukuyan maging ang hinaharap. No? Kaya napakainam na tignan yung paglago ng puno kanina, yung pagtaas, paglapad ng mga ugat, at ang pinakasentrong ugat, yung nasa gitna, yun ay pumapailalim upang ang tibay ay gumawa. No? So, God, perfect and free. So, ang mga tatlong bagay nito ay napakahalaga. Now, gusto ko mahusap yung paksa ng transaya, ibig sabihin, yung bagay, anong dahilan kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupang ito. Alam niyo ba ang ating Panginoon, nung naririto siya, wala siyang sinayang na oras. No? Bawat detalye, mahalaga sa kanya. Kaya nga, kahit oras ng pagkain, anong sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang gawa niya ang nagsuko sa akin. At ibig ko na ipaalala sa atin na ang araw na ito, na ating pagtitipon ay napakahalaga, hindi lamang dahil ating napagkasunduan. Kundi meron tayong inaasahan ng paggawa na gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. No? At ating itinalalangin ang mga lingkod ng Diyos na sila'y gamiting alunod na sisidla ng Diyos upang dumaloy ang mga pagpapala ng Diyos mula sa langit, dadaan sa kanyang manggagawa patungo sa kanyang mga anak. At lahat ng mga sisidla sa umagang ito, dalangin ko na malinis at nahanda. At ano ang ating sisidlan? Walang iba ang ating mga puso. No? So, yung tinatawag na abuwal, ito'y napakagandang bagay. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 13, rather pakipost sa Bible. Kung po pwede. Si Paul ay nangusap ng ganito. Sabi niya, ngunit yamang meron gayong ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako at kaya nagsasalita ako, kami naman ay nagsisampalataya at kami naman ay nagsasalita. So, makikita natin yung salitang abuwal. No? Practical declaration. Ibig sabihin, kaya ang sinasabi, pinaniniwalaan mo. No? Naintindihan ba natin ang bagay dito? Hindi ka pwedeng sumampalataya sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Kaya nga, anong sabi ni Pastor Franco, kaya ka tinawag ng mananampalataya kasi nga, sinasampalataya na naman ang salita. Hindi tayo naging mananampalataya dahil tayo paladalo. No? Kaya tayo naging mananampalataya dahil pinangawakan natin ang salita. So, napakahalaga ng pagsasalita. At ang bagay na ito, anuman ang ating pinaniniwalaan ay ating sinasalita. In Matthew chapter 12, verse 34, rather pakipose. Nag-usap ang ating Panginoon sa bagay na ito. May kinalaman din ito sa tinatawag na pagsasalita. O generation of viper, how can you be in evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Alam niyo ba na magkatandem ang bibig at ang puso? Hindi pwede magsalita ng maganda ang bibig na marumi ang kanyang puso. No? Kung ano lang yung nasa puso, yung sinasalita. Kaya nga, pag ang nasa puso ay pananampalataya, ang sasalitain ng bibig ay pananampalataya. No? So, next verse na gusto ko na ating tignan. Luke chapter 6, verse 45. Sabi rito, a good man, out of a good treasure of his heart, bringeth forth that which is good, and an evil man, out of the evil treasure of his heart, bringeth forth that which is evil, for all the abundance of the heart, his mouth speaks.
speaker. Kung ang salita ng Diyos na paglalarawan ng banal na kasulatan na ang salita ng Diyos ay isang purong binhi, orihinal na binhi, na inilarawan na ang kaharian ng Diyos ay tulad sa nagasik ng purong binhi, walang ibang salita ng Diyos, at saan ito nakasik sa puso ng mga tao. At iningatan ng tunay na mananampalataya, anuman ang dumating na sirkumstansya, mga kapatid, ilalabas lamang kung ano yung naitago sa ating puso. Sa panahon ng tinatawag na squeezing time, ito'y pinapahintulutan ng Diyos upang lumitaw kung ano yung ating itinatago. Alam niyo ba na sa Kadesh Barnea, sa Numbers chapter 13, nang sila ay dalhin doon upang tiktikan ang lupain, ang sangkong espiya, nakita nila yung mga bagay na discouragement. Natapos si Husbe at si Caleb na natili sa salita ng Diyos, sapagkat sabi ni Husbe ni Caleb, aking ibinigay ang ulap ayon sa nasa aking puso. Ano yung nasa kanyang puso? Ang pangako ng Diyos na sinabi, ibinigay ko na sila sa inyo, inyong hariin. So, ang isang bagay na napakahalaga sa umaga ito, mga kapatid, ay ang bahagi na meron tayo. Ginagawa ng mga tao ang bahagi na meron sila. Kagaya sa panahon ng ating Panginoon, ang mga tao ay nag-aantay sa Mesiya. No? Kagaya sa ating panahon, ang mga tao nag-aantay sa pagparito ng ating Panginoon, pero iba ang nilalaman ng kanilang mga puso. Napakalaga ang kondisyon ng ating mga puso sapagkat kung ano ang kalaman ng ating puso, yun yung ating sasalitain. At kung ano yung ating sasalitain, nabubuhay tayo sa panahon na napakahalaga na sa panahong ito, ipaparanas ng Diyos sa kanyang mga anak na yung ating sasampitlain ay mangyayari. Yan yung panahon na napakainam. Yan yung bahagi ng ating kapanahunan. Now, bago ako magpatuloy, gusto kong bigyan din ng ilang mga bagay patungkol sa tinatawag na times and season. No? Sinabi ni Jesus, wala kumakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, na kasama yung sa abawal, sapagkat may bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sinabi ni Paul, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesus Cristo. So makikita natin na yung mga nagsasalita ng ganitong mga bagay, binabantayan nila ang kanilang mga sarili. Nag-iingat sila ng kanilang mga buhay. Bakit sila nag-iingat? Sapagkat may mga halagang bagay na binabantayan nila na mangyayari sa kanilang mga buhay. May dalawang bagay dito, two general remarks. God is providence, govern the world, and He's determined particular things and operation to particular times. No? Sabi ng Bible, binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita. No? Walang ibang gawin, magagawa ang Diyos kundi pangyarihin ang kanyang salita. Hindi pwedeng i-deny ng Diyos ang kanyang salita. Dahil kung i-deny ng Diyos ang kanyang salita, masusumpungan siyang sinungaling. Kaya nga, ang sabi ng Isaiah, ang salita ng Diyos ay katulad ng ulan na bumubuhos sa lupa. Gagawin ito yung bagay ayon sa kanyang sinalita. So, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. At kung ang salita ng Diyos ay nahasik sa iyong puso at iniingatan mo, iyong ipinapatotoo, iyong ipinapamuhay, ang bagay na ito ay napakainam. Sapagkat dadalhin ka ng Diyos sa isang kalagayan na hindi mo man kaya ang salita ng Diyos ang gagawa sa iyo. Nang sabihin niyo sa akin, ano ang formula ng pagbabago ng katawan? Kahit sinong dalubhasang tao, hindi niya ito magagawa. Pero ang salita ng Diyos ang gagawa sa mga sumasampalataya sa kanyang salita. Kagaya sabi ni Mary, paano ko magdadala ng tao? Wala pa akong nakikilala ng lalaki. Ibig sabihin, hindi pa siya nasisipingan. Pero nung sabihin ni Gabriel ang salita, anong sabi ni Mary? Be it unto me according to thy word. Isa sa mga araw na ito na ang bawat nakikinig na narito na ang purong salita ng Diyos ay inyong kinakain, inyong ipinapatotoo, inyong binibigkas, inyong sinasaysay, inyong pinapaniwalaan, gumagawa ito sa inyong buhay.
Kanina nabanggit yung salita ng ating kapatid yung Pope, di ba? Ano yung 266? Yung may pagyayari noon kagaya sa sinapupunan. Alam niyo ba na meron din nangyayari sa mga Nokia na pagbabago roon habang hiningatan mo ang kanyang salita? No? It goes hand in hand. Kung paano ang mundo ito ay nag-aasa sa isang universal na kapayapaan na hahawakan ng isang tao na itinalaga, nakikilalanin ng Diyos ng sanglibutan, ang mga anak din naman ng Diyos ay nag-aantay sa manifestation ng salita na kanilang iniingatan. Hindi ang ating pinag-ingatan ay hindi ang dogma at credo, hindi ang anumang samahan, kundi ang salita na naipunla, na dinala ng mga apostol. Kaya nga kapag ang salita na yan ay nahaluan at nag-iba, hindi ito makakabalik sa orihinal niyang kalagayan. Kaya napakahalaga ng salita, may panahuli sa kanyang kalagayan. At tayo na nag-iingat sa kanyang salita ay ang mga bahagi ng salita na nahayag sa ating panahon. No, ikalawang bagay, God has given to man the portion of duration called time, the space in which all the operation of nature, of animal, and intellectual being are carried on. Di ba, ano sabi ng Malakay? Ng Ecclesiastes, sabi ron, ang mga nangyari ay nangyari na, ang mangyayari ay nangyari na rin, dahil ito'y hinahanap ng Diyos ang nakaraan. Ano yung kanyang hinahanap? Sa kanyang kaisipan, lahat ng bagay ay tapos. Pero hinahanap niya yung mga kaganapan ng specific ng mga, let's say, kagaya ng season of harvest. Sa season of harvest, may mga bagay na mahalaga. No? Now, tingnan natin. Yung Hebrew words, the season, seman, a set of time, appointed time, or time. At yung time naman, sabi, a time of an event, time usual, experiences, fortunes, occurrences, occasion. Kung sisimplihan ko pa para bang ganito, nalala niyo ba sa panahon ng ating Panginoon ay nabuhay? No? Sa kanyang pagkabuhay, ano yung mga bagay nung magpakita ang ating Panginoon, una siyang nagpakita sa babae? No? Ilalaman ko yung mga event na ito, no? Mga ilang pagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang pagkabuhay. So, yung season na yon, yung araw mismo ng kanyang pagkabuhay. Pero yung mga event na pangyayari, hahatiin natin sa tinatawag na time. Nasusunod niyo ba ako? Let's say, yung portion ng time para doon kala Mary, nauna sila sapagkat sila pumaroon sa libingan. At ano yung sumunod? Yung dalawang naglalakad patungong Emmaus. Nasusunod niyo ba? Season yun ang kanyang resurrection day, pero yung mga event na tatawagin nating time, nahati-hati. At nakaulihan na nagpakita siya ron na wala si Tomas nung nagtitipon sila. Si Peter na takbo siya. Pagpunta niya ron, wala ron. Anong sabi ngayon ni Maria? Sabi, magkita na lang kayo dun sa lugar na binabago. Kasi ang mga tao na mananampalataya, mga kapatid, dumarating sa atin ang mga pagkakataon na ang ating pinaniniwalaan ay nagiging parang impormasyon na lamang. Hindi ba nila alam na ang ating Panginoon pagkatapos ng tatlong araw ay mababago na magulit? Hindi ba nila alam? Alam nila. Pero yung realidad ay hindi pa nila nararanasan. Nasusunod niyo ba ako? Ang realidad ay napakahalaga upang mabigyang buhay ang kaganapan ng salita. Ibang bagay ang iyong napakinggan, ibang bagay ang iyong naranasan. So nabubuhay tayo ngayon, marami tayong na-restore ng mga pangangaral. Na yung ba, kagaya nga sabi, yung recognizing, meron ka lang narinig. Meron ka lang pinaniniwalaan. Pero sa manifestation ng season and times, hindi na yung iyong narinig ang iyong hinahanap, hahanapin mo ang kaganapan ng iyong napakinggan. Tingnan ninyo si John the Baptist, di ba siya nangangaral o runner ng ating Panginoon? Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang pangyapang. Pero nung dumating yung panahon na nakulong siya, sabi, tanungin niyo nga kung siya na nga. Nung nandun sila sa ilog, ang tapang niya,
Sigurado siya, pero nung natulog siya, pakita mo nga kung siya na lang. Dadaan ang mga mananampalataya sa ganitong kalagayan. Kaya nga, itong kalagayan, parang ba itong stumbling pagtulog. Kaya nga sa 4 peso sabi, gumising kayo na natutulog. Hindi yung tulog na nasa kibet, kundi dagdag kang nawala sa bagay na iyong tinatayuan. No? Kumbaga naging relax ka. Sabi ni John, pakitanong. Ano sabi ng ating Panginoon? Sabi kay John ng mga bulag na kita ang mga pipi. O ano to? Sabi niyo, yun yung realidad na kanyang inaantay. So lahat na nag-aantay ng mahalagang panahon na ito, no? Yung mga oras na hati, yan yung kaganapan. So ano yung ating hinahanap ngayon? Marami na tayong napakinggan. Amen, I can say amen. Huwag niyo sabihin sa akin na wala kayong napakinggan. Meron kayong napakinggan. Pero sa panahon ng sabihin ni Paul yung sinasabing time and season, hindi niya tinutukoy yung mga bagay na napakinggan lamang, kundi idinadala siya sa mga bagay na mararanasan. At ang karanasan na ito ay magdadala sa mga anak ng Diyos sa isang kalagayan sa tibay ng salita na kanilang pinangahawakan. Kagaya sa panahon ng Cades Barnea, yung mga bagay roon ay pinahintulot na ipakita ng Diyos, yung mga moog, yung mga higante, ipinalitaw lamang na yung 10 na espiya ay walang salita ng Diyos na naka-impact sa kanilang puso. Sa squeezing time, mga kapatid, palilitawin yung tunay ng mga may good treasure sa kanilang puso. Dahil sa panahon na yan, ang kanilang sasalitain ay hindi kanilang kaisipan, kundi kaisipan ng salita na kanilang iniingatan. Ulitin ko, hindi ito ating salita, kundi ang salitang ito, bagamat lumabas sa ating labi, ang kaisipan ito ay kaisipan ng Diyos na nagbigay ng kanyang salita. At yung panahon na yan ay napakahalaga. No? May mga tao na bubuhay, ikinukot yung salita ng prophet. Pero dahil kung sabihin sa inyo, ang bride, mabubuhay sila, hindi ikukot ang salita ng prophet, kundi hahanapin ang katunayan ng salita na binitawan ng prophet. Nagkakaintindihan ba tayo? Ibang bagay na ikot mo, yes, pwede mong ikot yan. Kahit nga yung hindi tumatanggap sa message na nakabasa ng spoken word, pwede niyong ikot yan. Pero ano may tutuloy mo sa kanya? Pero ang bride ay iba. Ikot niya yung salita na may pagkauhaw siya na mangyari yung salita na kanyang sinabi. Sapagkat una sa lahat, hindi ito kanyang salita. Iningatan lang niya yung salita ng Diyos na pinagkatiwala sa kanya at nang ito'y kanyang ingatan, isang araw ang Diyos ay nagbigay ng inspirasyon, anak, salitay mo ang salitang yan at gagawin mo. At ang ating puso ngayon ay imbaka. So nabubuhay tayo sa panahon ng tinatawag na harvest. Amen, can say amen. So sa panahon ng harvest ay maraming mga event, no? Experiences, fortunes, occurrences, occasion na pwedeng mangyari. Now brother, pakipost mo yung 1 Thessalonians chapter 2. Wala ba tayong orasan? Pahingi akong rilo. No? Dahil pag ako lumampas, maapektuhan yung hapon. Chain reaction yan eh. No? So, gusto kong i-observe. Dahil, abahit na brother? So, 1 Thessalonians chapter 1. Sabi na ba? Pakilagay. Thessalonians. Verse 1. Sabi rito, for yourself, brethren, know our entrance in you that it was not in vain. No? Next verse. But even
after that we have suffered before and were shamefully treated as you know, at believe we are bold in our God to speak unto you the gospel of our God with much potential. So sa pamamaraan mga kapatid, hindi lamang yung doktrina ang ipinapayag, kundi yung buhay na inililipat. Alam niyo ba ng ating Panginoon, nang nangangaral siya, inililipat niya yung buhay. Ang para sa iyo, kung bakit ang ating Panginoon ay mas na-amaze sila sa pangangaral ng ating Panginoon, kasi buhay ang ibinibigay ng ating Panginoon. Ang para sa iyo, impormasyon. Kaya ang sabi ni Jesus, pakinggan niyo yung sinasabi nila, pero yung ginagawa nila, huwag niyong gagayahin. Kapag ang tunay na lingkod ng Diyos ay nagpahayag, ang ipinapasa niya ay buhay. Kagaya ngayon. Dahil yun yung epektibong pangangaral. Kagaya ng mainam na teacher, ang mainam na teacher, ipinapasa niya yung buhay na nasa kanya. Nagkakitinan ba tayo? Buhay yung ipinapasa niya. Kaya anong sabi ng ating Panginoon, Ama, dahil sa kanilang pinabadal ko ang aking sarili, upang sila rin naman ay mabuhay sa pagkakanan. Ang salita ko, ang katotohanan. So, buhay ang ibinibigay nito. At alam niyo yung tinatanggap? Buhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong pinakikinggan at kung paano kayo makinig. Sapagkat ang inyong tinatanggap ay kung ano yung buhay na nagsasalita sa inyo. At kung ang nagsasalita sa inyo ay may dalang buhay na walang hanggan, ang tatanggapin mo ay buhay na walang hanggan. Kung ang nagsasalita sa iyo ay pusong puno ng kapalitan, tatanggapin mo pusong puno ng kapalitan. Kaya nga na-amaze, di ba? Revelation chapter 13, yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay na kordero na napas na bago'y natakang sanglibutan. Na-amaze sa pag-uusap noong hayop. Amaze sila. Bakit sila na-amaze? Kasi nga, yun yung compatible sa kanilang pandinig. Yun yung compatible sa kanilang mga puso. Pero yung mga tunay na hinirang, di sila ma-amaze. Anong dating nito sa kanilang pandinig? Ang dating nito ay puro kasinungalingan. Pero, doon sa hindi nakatala sa aklat ng buhay na kordero ng pasta, bakit tatagong sa libutan, na-amaze sila. Palakpakan sila. No? Galak na galak sila. Kaya nga mga anak ng Diyos, sorry mga araw nito, natapos na ang portion ng panahon ng ating kapatid. Ang portion ng panahon, no? Gamitin ko yung portion time, no? Season tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, di ba? Sa season ng pagbabalik ng ating Panginoon, sa Thessalonians, una yung shout, no? Tapos four, archangel, tapos yung arms. So natapos na yung voice, the midnight cry. Ibubuhay tayo sa panahon ng fivefold ministry. Sabihin natin yung time appearances ng panahon ng fivefold. Pero ang tinutukoy pa rin ito ay ang season ng pagbabalik. Nasusunod ko ba ako? Pero nang hinimay-himay yung season, hinati ito sa tinatawag na mga time. Kaya nga yung time na ginamit na lang sabi, occurrences, mga events. Yung mga experience na dapat maranasan. So anong gagawin ngayon ang fivefold ministry? Ihahanda ang lobya para sa pagdating ng 70. Nasusunod ba? Hindi sila inalayo sa salita. Ibabalik sila sa salita. Mapakuran sila ng salita. At ang salita na inyong binibitawan, kapag sila ay nagpasimula na maggumawa sa kalagitnaan ng lobya ni Kristo, hindi sila magtatanong ng personal, ikaw ba yun? Ang salitang iyon ay magpapatunay sa salita na kanilang iningatan. Kagaya ng karanasan ng dalawang patungong Emmaus, yung salita na kanilang iningatan na pakinggan nila sa ating Panginoon, bagamat di nila nakikilala ang ating Panginoon, nagkala nila ay taga-ibang lugar, pero nung ang salita ay nagpasimulang ipaalala, bigkasin, yung kanilang puso ay nagpasimulang mag-alam, merong pagbabago, merong nangyayari, hanggat isang araw ay buksan ng katunayan ng salita ng Diyos.
Ang church, ingatan ninyo ang mga salita ng Diyos sapagkat ito ang magdadala sa inyo sa isang pinakamahalagang bagay na ating inaantay. Kaya kung meron man tayong ilalagay sa ating puso, salita ng Diyos, anong sabi ni David? Ang iyong salita, itatago ko sa aking puso upang huwag ako magkasala. Alisin na natin ang pagtatanim. Alisin na natin ang pagtatampo. Alisin na natin ang kapaitan. Alisin na natin yung mga bagay na hindi mahalaga. Ilagay natin ang salita ng Diyos. Ito ang ating kailangan. Sapagkat isang araw, ipapangusap ng salita na ating iningatan sa ating puso, sa ating labi, upang gawin ang ayon sa kanyang salita. Ang ating Panginoon, pag nagtatanong siya sa may sakit, ano gusto mong gawin ko sa iyo? Kung ang presensya ng Panginoon ay dumating sa atin at tanungin tayo, anak, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ano yung sasalitain mo? Uhugot ka sa iyong puso. Kung mabuti yung nilalaman ng iyong puso, sasalitain mo yung mabuting salita. At kapag sinalita mo yung mabuting salita, mangyayari sa iyo yung salita na yung sinalita. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero kung masama ang iyong iningatan, at yun yung sinapit na yung lalim, ano mangyayari? Anong sabi ng Diyos sa Book of Numbers chapter 14, kung ano ang kanilang sinalita, gayon ang aking gagawin. Anong sinalita ng mga nag-ibagsik? Nung namatay na sana kami sa ilang nito, narinig ng Diyos. At anong sabi ng Diyos? Dahil yun ang kanilang sinimita mo isa sa gagawin ko. Ibig sabihin, yung laman ng kanilang puso. Bago talaga nila lubusang maangkin ang tinatawag na promised land, pinahigulutan ng Diyos yung mga times, yung mga events upang lumitaw yung nilalaman ng kanilang puso. Kung tunay iningatan nila ang salita ng Diyos, kung tunay na sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos, ng mga himala, ng mga katubunan, kung tunay na nabuhay sila sa salita ng Diyos, lumitaw sa lugar na yun, sa Kadesh Barnea. Kaya nga, nabubuhay tayo sa season ng pagbabalik ng ating Panginoon. Pero bantayan natin yung mga events kung saan tayo dinadala. Alam niyo ba sa mga nag-aali, panahon ng pag-aali, gano'ng makatagal ng mga tagal ang panahon ng pag-aali? Well, ready. Diba may mga inaantay yan? Hindi naman karakaraka pupunta yan doon. Kahit nakita niyang nakayok-yok na yung palay, mag-aantay pa yan. Kailangan ko yung huling mula. Yung sikap na yun na magpapatigas sa mundi. No? O baka paano may mga seremonya pa? Yung mga inaantay. Hindi ka nakaraka pupunta siya. Mamaya magapas mo yung parang, ano pa eh, parang gatas-gatas pa. Iniiwan mo yun. Patitigas mo. Kaya doon nakakatid. Kaya binigyan distinction yung time and season. Kasi nga, kapag tinignan natin yung dictionary, yung time and season, almost synonym. Di ba? Para sa tinutukoy. Pero sa Bible, dinistinguish na yung season mahabang period of time, and with the period of time, no, yung mga kapanahonan na yun, may mga bagay na mangyayari na mga events na dapat lang tayo. Nasusunod nyo ba? So yun yung ating ngayon binabantayan. Bakit natin ito binabantayan? Ito yung portion natin. Huh? Hindi natin pwedeng bantayan, hindi natin portion. Tingnan niyo yung babae sa banal ni Habu. Diba nag-aantay siya ng propeta? Kaya nang sabihin niya, nagpapaliagam ko, nade-deserve ko, ipapasok mo ng marikol niya. Yung mga bagay na kanyang narinig, na ikaw ay isang propeta. Kung wala ka ng bagay na yun, wala kang marerecon. Wala kang marerecognize. Sige na. No? Sino lang yung mga nakakapag-recon? Yung naiingatan. Kaya yung babae sa balon ni Jacob, na isang tunay na anak ni Abraham, kailangan puntahan ng ating Panginoon kahit katanghali ng tapat. Pinabili niya ng tinapay ang mga alagad. Mananghalila na sila. Pero yung isa na napakahalaga, kailangan niyang puntahan. At habang sila ay nag-uusap, anong sabi ng ating Panginoon? Papuntahin mo ang iyong asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Tama ang iyong
iyong sabi, sapagkat may lima kang kinakasama, hindi mo asawa. Nagpasimula ang kanyang puso ay mabuksan. Sino nakaranas? Meron po ba mga pastor nakaranas ka ganyan? Siguro yung mga medyo ano, pastor, kahit nga mong lap, okay naman, may aircon kami. Ang tinutukoy ko, naglalakad. Walang payong. So Michael, eh, shouldn't kami naman. Now, alam niyo ba, kapag ang Diyos ay nagpagawa ng isang bagay, idinisay niyo yung gagawa sa ganang bagay, bagay sa gawain ng kanyang gawin. Hindi mo lahat tayo pare-pares ng karanasan. Diba? Mayroon naka-designated doon. At yun yung hinahanap ng Diyos. Teka, yung isang lingkod, gagawa ng ganito bagay. Bagay siya rito. Hindi pwede yung gagawin ni Pastor Jonathan, gagawin ko. Hindi. Hindi ako bagay doon. Kaya huwag niyang hanapin na dapat Pastor Nuno, Pastor Franco, hindi. Lahat sila ay may specific na gagawin. So, yun yung mga event na hinahanap ng Diyos. Yun yung bahagi. Kaya sa po na makita niya ang kanyang bahagi, ito sabi niya, I have po a fight, a good fight of faith. Lumaban ako na mabuti pakikipagpaka. No? Sa season ng pagbabalik ng ating Panginoon, gusto kong tignan ang isang talata na ito hindi ko nailagay sa aking PowerPoint. Sabi ko nga kay brother kagabi, gagawa lang ako nito, pero hindi naman talaga ito yung nangyayari sa aktwal. Depende sa inspirasyon na ibibigay ng Diyos. Now, dahil ang Diyos ay sovereign sa kanyang gawa. Now, in the book of Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2. Ito ay isang season, no? Verse 1, ngayon, aming ipinapamanhi sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo at sa ating pagkakatipon sa kanya. Upang huwag kayong madaling makilos na sa inyong pag-isip at huwag din naman kayong magbagbabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na wari mula sa amin, na wari baga nalalapit na ang karawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y darating maliban na dumating mula ang pagkakaliwakas. Mga event na babantayan mo. Ano yung mauuna?
uli kami, yung apostasy. Magtayan mo yun. Natatalingin ko kayo, naranasan ba natin ang apostasy sa ating panahon? Hindi tinutukoy din kayong hindi mananampalataya yung kasama sa kaparehas na paniniwala. Na dati naniniwala ng rapture, ng resurrection, ng ilang mga bagay na itinuro ng prophet, later on ay nagpasimulang mag-iba. Yan yung mga binabantayan. Yan yung mga event times na nangyayari within that season. Tatanungin ko kayo, nangyayari ba hindi? Nangyayari. No? Then anong susunod? Kapag nakita mo na yan, mayroong susunod. Hindi natatapos yan. Kaya yung mga tunay na likod ng Diyos na nag-iingat ng kanyang salita, ng salita ng Diyos, sila nakikipagbaka. No? Ang ating Pastor Franco, number one siya contender at talagang tatayo niya, papatikusin niya, nadapanan niya yung mawawala sa salita. Wala siyang sisinuhin. Because God is not respected of person. Kaya tayo nire-respeto ng Diyos kasi iningatan natin ang salita ng Diyos. Huwag mong ingatan ang salita ng Diyos. Tignan mo kung nire-respetuhin ka ng Diyos. Nire-respeto ba ng Diyos si David kahit inanon niya na pinili niya na kagaya ng kanyang puso nung nawala sa pag-iingat ng salita ng Diyos? Hindi niya ito pinakundanganan. Sinaway niya ito. Kailangan niyang paalalahanan. Kailangan niyang ituwid. Pero nung si David ay nabubuhay, alinsunod sa mga salita ng Diyos na gusto ng Diyos, yan ang respeto ng Diyos. Ito yung sabagay na gusto ko natin makita. Anong kagandahan ng pride? Yung salita na iningatan niya sa kanyang puso. Pero kapag ang pride, inalis niya ang salita, walang ganda na makikita ng Diyos. Magtutulad siya sa panahon ng Laodicea. Anong panahon na yan? Ang iglesia, sa panahon ng Laodicea, ang iglesia na nasa Laodicea ay walang sakyan. Tama? Hindi ko tinutukoy na yung literal na wicked, kundi walang salita ng Diyos na iniingatan. At dahil walang salita ng Diyos na iniingatan, sa harapan ng Diyos, sila naman. Kaya nung sabi ng Diyos, yung kayong lino upang ikay aking damitan, yung pamahid sa mata upang ikay makakita. Dahil kung meron kang pamahid sa mata, marerecord mo, marerecognize mo yung bagay, yung events na nangyayari sa iyong panahon. Anong sunod? Nangyari yung tinatawag na pagtataliwakas. Anong sunod sa pagtataliwakas? Sabi rito, at mahayag ang taong makasalanan at ang anak ng kapahamakan. Pag sinabi kasi mahayag, yung mismong event na tatayo siya at kukunin niya yung isang bagay na kanyang inihahanda ngayon. Yung ginagawa niya ngayon ay yun yung manipulation sa paghahanda. So yung idea ay nangyari noong September 23, 2066. Yun yung pagkukonsip ng idea. No? Pero isang araw, tatayuan niya yun at sasabihin niya, ito na yung panahon ng ating mga pinag-usapan. Sa panahon na yan, dapat ang bride nasaan? Nakikita niyo ba ang inyong sarili? Nauuhaw ba kayo sa pahakin na inyong iniingatan? Kung panahon na yan ay makita niyo na, alam niyong gagawin ang ating Panginoon ang usap siya na kanyang dinadala ang krus. Umiiyak ang mga babae. Anong sabi ng ating Panginoon? Huwag ako ang iyakan niyo. Iyakan niyo ang inyong sarili. Bakit nakita ng ating Panginoon ang panahon ng pagkawasa? Ipinaunawa niya. At nang dumating ito, anong sabi niya? Kapag nakita niyo ang mga sundalo pinalimutan ng syudad, yung mga nasa labas, huwag nang pumasok. Yung nasa loob, sikapin niyong lumabas. Yan yung mga events na mangyayari within the season of distraction. Kara-kara ka ba? Nangyari yung sinabi, walang bato, nalalpatag sa kapwa, bato ang bumagsak. Hindi po karakaraka. May mga events na dapat bantayan. At nabubuhay tayo sa panahon yan. At bantayan natin ang ating sarili. I-check natin, Panginoon, ito yung portion na salita. Hindi ko kayang tayuan. Tulungan mo ko. Mahayag ito sa akin. Naingatan ko.
salita, interpret ko, kundi dalhin ako kung anong ibig sabihin ng salita. Dahil yung salita lamang ang may kakayanan na itakas ka at mag-set siya ng standard. No, mas marami. Yung salita lamang ang may standard na ganun tayo, iba-iba ang standard natin. Tama po ba? Magkakaiba tayo ng standard. Meron akong gusto na hindi gusto ni Pastor Jonathan. Meron siyang gusto na hindi ko gusto. Pero kapag tayo ay nagpasakop sa salita, lahat tayo ay magpagumbaba sa salita, yung gusto ng salita ang nangyayari. Ang ating standard ay mawawala. Wala na ako, wala na ikaw, kundi si Kristo ang nasa lahat at sa nasa. Oh my! Sa panahon ating kinabubuhayan, sa panahon ng pagpalitan ng ating Panginoon, meron tinatawag na unification. Mga pagkakaisa. Kahit ayawin mo, wala kang magagawa kasi yan yung season. Hindi mo yan pwedeng baguhin. Wala kang magagawa para sirain yan. Mangyayari yung dapat mangyari. Kagaya ng panahon ng kamatayan. Gaano mo mag-ingatan ang sarili mo? Kumain ka ng malulusok na sustansyang pagkain. Kapag ang kamatayan ay dumating, wala kang magagawa para pigilan ito. Kaya ano sabi doon, ipakilala mo sa akin yung bilang ng aking araw. Bakit? Kasi nga kapag naintindihan mo, maingatan mo kung paano pamamuhay. Ba, hindi ka magpapasasa na kagaya doon sa bayan at sa loob. Tayo ko yung bangal, usok ka na, imbis na ibigay sa binte, kailangan ko pa, gawa ko mas malaki, at sabihin ko sa kaluluwa ko, magpakasaya ka, uminom ka, kumain ka, dumating yung kanyang oras, sabi ng Diyos, sa gabing ito, kukunin ko yung kaluluwa, sana pupunta yung inipon mo. Pero mga anak ng Diyos, naintindihan nila ang purpose ng kanilang buhay. Kaya mga lingkod ng Diyos, hindi natatakot sa kamatayan, sabi ni Paul, but to me, the living is Christ and the guy is King. Bakit? Hanggat may magagawa ang Diyos, at narito ko. Pero pag wala nang ipagagawa ang Diyos, pagpapahingahin niya ako, bakit? Natapos ko na yung mahagi ng aking dapat. Siya, yan yung dahilan. Dapat natin may pinan yung purpose, bakit tayo pinalitawag ng Diyos sa panahon ito. Yung people, hindi kayo pamparami ng bilang ng church. Mayroong purpose ang Diyos para sa inyo. Mayroong kayong magagawa na hindi kayang gawin ng mga may edad. On the other hand, yung mga may edad, mayroong kayong nagagawa na hindi kayang gawin ng kabataan. No? So dapat natin makita ang mga bagay na ito nang sa ganon, yung season na ating inatabayanan, yung season na ating kinalalagyan, makita natin yung event, yung bahagi na ating dapat gawin sa panahon yan. Sa panahon ng pag-aani may gumagapas. Sa panahon ng pag-aani may nag-iipon ng ginapas. Sa panahon ng nag-aani mayroong gumigiit ng mga ginapas. Sa panahon ng nag-aani may nagpapahangi ng mga nag-iit na ginapas. Hindi sila pare-pares ng gawain, hindi sila pare-pares ng oras ng pagdating, ng kanilang paggawa, pero lahat sila sakop ng season ng pag-aani. Kaya dapat mong makita yung portion mo. Nang sa ganun, doon ka nagawa. Kung ang portion mo mamulot ng mga nahulog na buhay, eh di gawin mo. Kung ang portion mo ay magtahir, gawin mo. Kung ang portion mo magdala ng pagkain ng nagkapas, gawin mo. Kasama ka pa rin sa panahon na yan ang pag-ani. Dahil hindi lahat yung magkapas. Merong nag-iipon ng mga ginapas, merong namumulot ng nahulog, nag-iipon ng mga ginapas, pero lahat ng yan gumagawa sa panahon ng pag-aani. Ngayon magtatanong ako, nakikita mo ba ang sarili mo? Dahil kung hindi mo makikita ang sarili mo, kahit nabubuhay ka sa panahon yan, hindi ka magiging effective. Baka naman nakita mo, kasama ka doon nagdala ng pagkain para makikain. At pagkatapos kumain, natulog ka sa kubo. Ang sarap ng panahon ng pag-aali. Gusto ko ang panahon ng pag-aali. Bakit? Ang sarap ng pagkain sa iwang hangin. Makakakain ang libre pagkatapos natulog sa kubo. May gumagawa ng ganyan. Di ba panahon din yan ng pag-aali?
Sino gumagawa ng ganyan ngayon dito? Dahil may gumagawa ng ganyan sa literal na pag-alin. At meron naman gumagawa rin ng papaalam, parang si Ruth. Pwede mo ba yung mga dulo-dulo amin na lang? Pwede mo ba na yung mga binlit makain namin sa manok namin? Ba? Yan yung mga tao na magkumagawa sa panahon ng pagtanim. Pero kung ikaw ay kabilang doon sa kasama ng nagdala ng pagkain, kumain ng pagkain, magkakain ng ulong, doon ka sa mundo. Umihinig. Nakikita niyo ba yung sarili na yun? Dahil kung di mo makikita yung sarili sa mga bagay na nabagin sa panahon ng pag-ani, di mo magagawa yung bahagi na dapat mo gawin. Kahit nga si Judas, nung dumating ang kanyang oras, no? Inilubog ng ating Panginoon yung tinapay sa sana sa ganda natin pa nung gawin mo madali. Nagsabi ba si Judas na hindi pa panahon? Nagsabi ba si Judas, teka, hindi ba kasi kulang yung usapan namin? Patatagdagan ko. Nagsalita ko ng gano'n si Judas? Hindi, kasi na may transaction na sila. Okay na yung mga behind the scene na usapan. Kaya nung itinubog yung tinapay, confirm. Go ahead. Nakita niyo ba? Walang gumagawa na hindi sila nakaalala ang pinagsunod sa pinagdaan. Pinili yun ang Diyos, ha? Huh? Pinili yun ang Diyos. Genuine yun. Hindi yung daya. Pili yun. Yung nga lang, hindi na mababago yung bahagi na kanyang gagawin pa rin. So, sa season na yan, medyo pinalatawa ng kailang mga bahay. Sana ba tayo? Nagpasan ko na to. Now, concerning the coming of the Lord, hindi ba tayo? Na yung salita ng time, sa Greek word naman ay chronos, at Greek word time is all the day, exact time. No, hinati yung time at saka yung long. Under the time, age, all the day, exacting time. No? Under ng time, yung salitang time. Pero yun ay time, ng Greek word ay chronos. Pero meron din yung tinatawag na chronos, long age, period, time, times, while. No? Inihahati. Samantala, yung isang salita naman, yung season, kairos, a framework, time, season, age. Nandun din yung age. It seems na parang parehas. Pero yung pagkakagamit, kagaya rin yung bagay na aking binanggit kanina. Nasusunod niyo ba ako? Kaya nga sa panahon na yan, ang Apostle Pablo ay nangusap sa aklat ng Ephesians. No? Tinutukoy ka dito ay ang mananampalataya. Sino ang mananampalataya sa umaga dito? Mali ko ba makita niyong kamay? Huwag kayong mahiya. No? Yung iba nahihiya. Mananampalataya ako, puro kahinaan ako. Okay lang yan. Huwag mo lang bibitawan ang salita ng Diyos. Dahil isang araw yung salita ng Diyos ang magkaalis ng iyong kahinaan. Hindi ikaw. Kamintingin ka tayo. Ayok! Maging nakma ito sa ating pandinig. Baka dating naman, sabi ni Pastor, okay lang lang, pero tuloy ka pa rin. Hindi. Meron kang paghibig, Panginoon, ayaw ko na dito. Mahina yung laman ko. Gusto ko maranasan ang lakas ng iyong salita. Yun yung tunay na mananampalataya. Alam niyang mahina siya, pero pinanghahawakan niya ang salita na gagawa sa kanyang buhay. Yun yung tunay na mananampalataya. Dahil wala naman sa ating malakas. Kaya tayo pare-parehas. Ang kaibahan nga lang kasi, yung isa, yung iba, mas sino? Mas marami siyang salita ng Diyos na naitago kaysa sa'yo. Mas marami siyang salita ng Diyos na iningatan kaysa sa'yo. Minahal niya. At ito yung gumagawa sa kanya. E di giman maging masinog ka rin. Pag-imbak ka namang imbak. E kung iba ka lang yung puso, may namang iba, alisin mo yung hindi mahalaga. Kasi pag masikip na, paano mo ba ilalagay? Kaya nga ang ating Panginoon, ang una niyang pananawagan sa susunod sa kanya, mag-empty. Diba? Bakit kailangan mag-empty? Kasi
Kasi nga, ipinubuhos mo yung dati mong laman. Lalagyan ka ngayon ng laman ng Diyos. At maiipon yung laman ng Diyos sa'yo upang isang araw yung gusto ng Diyos, yun yung mangyari sa buhay mo. Kaya lahat ng sumusunod sa ating Panginoon, nag-i-empty sila. Naranasan ba natin ang pag-i-empty? Naranasan ba natin ang pag-aalis ng ating sarili? Dahil kung di mo mararanasan, kahit bumubuhos ngayon na parang ulan ang biyaya ng Diyos, hindi ka mapupuno, dati kang may laman. Alisin mo na yung laman nang sa ganon magbumuhos, malagyan ka. Ephesians. Nag-enjoy ba tayo sa mga salita ng Diyos? Nag-enjoy ba tayo sa kanyang presensya? Marami ba kayong matitikman? Oh, may inihanda ang Diyos ngayon. Ito yung dahilan. Kanina sabi niya sa brother, Pastor, kasi lagi akong icebreaker. Hindi naman laging magbe-break. Kailangan din mag-modify ng konti. Kailangan mo i-ayos ng konti kasi kung puro break, baka umuwi, Pastor, durong na. May makihimas din naman. May pag-encourage. No? Kasi kung puro durog lang, Pastor Lito, ang gagawin natin, uuwi yung mga yan, durog. Anong itsura niyan? Durog. May itsura ba yung durog? Wala. May direksyon ba yung durog? Wala. So, pagkatapos durugin, puhulman ulit. Aalisin yung mga bagay na hindi maganda. At ipunin yung maganda para hulmahin sa bagay na gusto nung magpapalayo. No, kaya meron pagdurog. Yung mga bagay na hindi maganda, yun yung inaalis. Pero kung puro durog, walang direksyon niya, pag-uwi, durog. No? Hindi lang tayo puro pagdudurog. Kailangan din natin na minsan pag-encourage. No, Ephesians chapter 5. Sabi rito, verse 8, sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman. So, yung mga panahon ng ating buhay, ganun tayo. No? Ano sabi rito? Natapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Pag sinabing magsilakad ng gaya ng anak ng kaliwanagan, hindi ka makakalakad na may kaliwanagan kung wala kang liwanag na natanggap. Intindihan mo natin, kaya nga sa tag recognizing, meron kang inirinig, iningatan, at yun yung bagay na yung kinauhawan. Diba? Hindi ka pwedeng mabuhay ng mabuti kung wala kang natatanggap ng mabuti. Nasusunod niyo ba? No? Dati kadiliman, pero nung dumating ang liwanag, nagpasimula kang mabuhaw at magtumangis at humibig para sa buhay na nasa liwanag. No? Nung dumating sa'yo ang liwanag. At ano sabi rito? Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ang kabutihan at katuwiran at katotohanan. Pastor Ryan, tatlo ulit. Pagtaas, paglawak ng uga, pagbaon para tumibay. Hindi pwede puro dahon lang. Hindi pero pwede dugat lang tapos wala doon sa ilalim. Pagdating ng bagyo, kahit gano'ng maganda ng dahon, mauubos yan. Yung mga ugat na yan, mawawas out yan, yung mga ugat na kumakalat. Pero kapag ang pinakasentro ng ugat ay bumaon, mananatili yan. Yun, mahirap yung makita. Kaya nga minsan, pag tumitingin ako sa mananampalataya, revival, tinitignan ko, alin kaya rin yung umiyak na bumaon din yung ugat. Basta yung madali bang makita? Mahirap. No? Para makita, ang Diyos magpapadala ng ulos. Yun, kita mo. No? Yung ugat na exposed. Ang ugat lang pala yung ugat na papaganon. Walang ugat pa inalin. Pero kung may ugat pa ilalim, hindi yan mawawala. Hindi yan makikita. Nakikita niyo ba ang inyong sarili? Dahil kung hindi niyo makikita ang inyong sarili, hindi ninyo magagawang lumapit sa Diyos at umamin, Panginoon, ganito ang kalagayan ko. Alam niyo ba, hinahanap ng Diyos kami pakatapan. Kung mainit ka, gusto ng Diyos manatili ka mainit. Kung malamig ka, aminin mo, Panginoon, ito talaga ako. Ayaw kong matapos ang gawain ito na mananatili ako sa ganitong kalagayan. Dahil di ko pwedeng dayain ikaw at ang sarili ko.
mabubuhay tayo sa season na yan. Kaya nga, on the other side, di ba, yung lahat ng may kinalaman, kailangan nilang ibitaw. Kala nyo ba si Barack Obama, ganun-ganun lang, napakano yan. Sa ganito, magiging presidente siya, at gagampanan niya yung ganito pa. Yung bansa na dating may takot sa Diyos, na kinikilala ang Christian country, ay nagkaroon ng pangulo na hindi Kristiyano. Ano si Barack Obama? Muslim. Paano ito nangyari? Pwede na kayong magagawa. May mga elite na tao behind na kaya nilang gawin yung mga bagay nito. Hindi natin itong concern. Wala tayong pakialam dyan. Hindi natin tayong magbabago. Pero ang ating pinakikialaman yung bahagi natin, Panginoon, ito yung iyong salita. Nangyayari nito sa anyong portion na dapat ay makita ko ang aking sarili. Yun yung hanapin mo. Yun yung iyakan mo sapagkat yun yung bahagi natin. Nakakitigan mo tayo. So, merito, huwag kayong makibahagi. No? Ano yung bahagi natin? Yung sa salita ng Diyos. Yung kanilang bahagi, kanila yun. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong makibahagi. Pilitin sarili mo na, maganda yan. Yung mga pastor sa amin, pastor, kailangan magkaisa, bitawan ng doktrina kasi pampagulo yan. Diyan ang papasimula magbahabahagi. Eh pastor, kung walang ayos at hindi tatayo sa salita ng Diyos, ano ang pundasyon ng isang Kristiyano? May nakausap ako, pastor, pastor, kapag binautismuhan sa Matthew 28, okay lang sa akin. Sa Acts 28, okay lang. Kahit hindi bautismuhan, basta umanib lang sa church namin, okay lang, ha? Pastor, pasensyahan tayo. Magkaibigan tayo, pero sa bagay na yan, hindi kita sasamayin mo. Dahil kapag yung tao ang susundin mo kung anong gusto nila, ano itinuturo mo, anong buhay na yung part? Hindi, yung buhay ng mga tao yun ang pumupunta sa'yo. Diba? Kasi yung gusto nila ginagawa mo, pero yung buhay na tinanggap mo galing sa Diyos, yun yung ipinapasa mo, magiging parehas kayo. Kaya nga nung hingahan ng ating Panginoon after ng mga resurrection, ano yung kanyang bilhin? Yung buhay. Para ihanda sila sa manifestation ng Holy Ghost. Para pag dumating yun, hindi sila, ano ba to? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi sila ganun. Misa nung walang karanasan ka pag pumigil sa Espiritu ng Diyos, ano ito? Hindi ko makontrol. Ano ito? Ano ito? Hindi ka dapat ganyan. Pinuruan ka ng kanyang salita nang sa ganun kapag dumating ito. Mangungusap ang Panginoon. Mangungusap ka sa iyong mga hindi ko muna nag-istari ka kanya, no? Hindi ko sinasabi na masama yung ganong Pilos. Pero dapat mo may tindihan. Tinuruan ka para makontrol mo ang yung emotion. Kasi yun yung bahagi natin. Kaya nung hilingahan sila, nung dumating yung upper room, meron ba nataranta? Meron ba nagpanik? Meron ba wala sa ayos? Lahat is mo. Sinaturoan sila. Yun yung bahagi nila. Kaya hanapin mo yung bahagi mo. Kung ikaw ay pinanganak sa kaharian ng Diyos, hanapin mo yung portion mo. Nasa panahon tayo ng panahon ng pag-aali. Kung ikaw yung tagaluto na kakainin ng mag-aali, gawin mo ng maayos sarapan mo. Bakit? Kasi yun yung bahagi mo. Nang sa ganyan yung nasa initan ng gagapas, paghigop ng sabaw, babalik yung lakas. Eh kung ang luto mo, basta binasta mo lang, huwag mo lalang naging yan. Dahil kung
sariwa. Sige.
Saan ka kayo? Gising yung pala yung bahagi niya. Nag-iipo siya ng lakas para sa panahon yung ligtas din naman yun. Mabagulo pala. Ngayon, alam ko na, anak, Pastor Eli. Gigisingin pa ba namin? Rest in peace. Talaga. Para may sapat kang lakas. Nag-hibernate yun. No? Hibernate sila para sa susunod na season. Ando doon yung panahon nila. Ando doon yung oras nila. Ando doon yung araw nila. Ando doon yung bagay na gagawin nila. They are the sleeping bride. E ngayon, kung gigisingin natin, wala na bahagi yun. Ah, gigisingin ba natin? Sige, sumunod kayo mga pastor. Gisingin pa rin kasi sabi ni Paul, gisingin. Kasi may ginigising, ginising na hindi mo mabangon. At dahil hindi mo mabangon, maya-maya pag-alis mo, tulog pa rin. Nagawa mo na yung gawa mo, pero hindi siya bumangon. Dahil ang tunay na nagigising, tumatayo, bumabangon, kumikilos. Kaya nga may arise. A-arise na. Hindi arise yun. Walang arise na ganun. Dahil kung ganun ang arise mo, balik ka ulit sa pagtulog. Pero, bagamat natatawa kayo, pero seryoso ako. Yung mamamana ng palataya na ginigising, pero mamabalik sa pagkatulog, isang araw makikita niyo yung bahagi. It seems na parang nakakatawa, hindi ko intention ng patawa, but I'm serious. Kung hindi ka tatayo after nagisingin ka, makikita mo yung bahagi mo doon sa panibagong season. Hindi na harvest time. Anong time na yun? Anong season na yun? Pastor Jonathan. Yung sunod na season. Revelation. Hindi naman na yun. Para ba na yun? After ng pag-ali, anong ginagawa? Mausok. Sinusunog yung mga damo na natira. Usok. Naglalagamlam na apoy. Di ba? Kaya pag na mismo yung panahon ng pag-ali, nakatulog ka, pagkising mo, magigising ka talaga, ang init naman, mausok. Kung paano yung literal na panahon, ano ginagawa? So, gumising ka ngayon. Sa pagising mo, tumayo ka. Kung sabi ron, samantalahin ang panahon, yung salitang redeeming time, no? So, pupunta na ako doon. Kasi ang ating oras, di magpapahit doon. So, in-skip ko na yung iba. Puntahan natin. Napasa na natin yan. Puntahan natin yung redeeming time. Yan, redeeming time. Kasi konti na yung oras ko, kailangan ko na yung redeeming time. Ang ibig sabihin ng redeeming time, deem to own. No? To redeem means to re-own or re-control, to repossess or reclaim. Ipinaunawa na nga sa iyo ngayon ng Diyos yung panahon na kinalalagyan mo. Ano sabi ng ating Panginoon? Sinasamantala ko ang panahon. Ginagawa ko yung dapat mong gawin habang may araw pa. Wala siyang sinasayang. Ang nagsasayang ay yung nag-slumber, natutulog. Yun yung mga nagsasayang. Pero yung mga hindi natutulog, nire-redeem nila yung panahon. Ginagamit nila ng tama. Hindi ito panahon ng magre-relax. Kaya kung iniisip nyo marirelax kayo dito, yung katawan, hindi. Sipin mo na lang, susunod-sunod gawain, pagkakain gawain, late na matulog, maaga gigising. Relax bang katawan? Relax bang katawan nyo? Hindi ah. Pero yung kaluluwa lumalakas. Lumalakas. Lumalakas, namumuhay, nagbabago. Habang yung katawan, pahina ng pahina. Yung pagkataong paloob, lumalakas. Kaya hindi ito yung panahon para i-relax natin yung katawan natin. Ito yung panahon para palakasin yung loob ng pagkatao natin. Kagabi, kulang ang tulog ko. No? Kala ko makakatulog na ako. Ang dahilan ng pagkapuyat ko ay ang susi nito. Panginoon, kailangan ko yung lakas na rin sa'yo. Dahil kung di mo ko bibigyan ng lakas, hindi mo ko magagamit ng tama. Kulang sa tulog. Yan mga magkagawang yan, kulang sa tulog yan. Pero pag tayo dito sa pulpito, anong ininom yan? Hindi naman nag-Red Bull yan. Hindi naman nag-Samurai. Hindi naman nag-Lipometan. Meron silang nainom sa presensya ng Diyos na nagbigay ng kalakasan sa kanilang pagkataong kaloob upang makakasin.
masaya pa kayo. Anong mangyayari sa kapatid? So, kagabitin ng Diyos, yung daluyan ng Diyos. Kaya kung titignan niya, kala niyo, ganyan lang yan. Pero pagtayo niya dito mamaya, dahil pa niyan ang nakapag-redbunan. Redeeming time. No? Ang sabi lang, to fulfill the place of promise, to convert into value, to fulfill our way of understanding them, to deliver our commitments. Kanino tayo may commitment sa salita ng Diyos? Kaya kailangan natin gawin ito dahil ito yung sinabi ng kanyang salita. No? To take ownership and control of your time. Anong sabi ng banal na kasagatan? He makes all things beautiful in His time. Kaya kapag pumasok na tayo ngayon sa kanyang oras, sa kanyang panahon, ginagawa na natin ngayon ang kanyang gawa, hindi na ating gawa. Itong dahilan, dinigisi ni Paul ang mananampalataya upang gumawa sa gawa ng Diyos. At walang tamad na anak ng Diyos. Kaya nga binigay ang Espiritu Santo. Kapag meron kang Espiritu Santo, sabi ni Peter, di ka magiging naman. Sabi sa Quezon, sabi, di ba din ang tamad, di naman pagod. Meron bang ganito sa mga nito? Yung ayaw mapagod? Yung ayaw mapagod, tamad. Diba? Kasi yung napapagod, masipag. Oh, sino masipag? Taas ang kamay ng masisipag. Taas ang kamay ng mga tamad. Nahiyak. Pero di silang pagod. Pastor, di silang pagod. Nire-reserva nila yung lakas nila sa tribulation period. Doon sila magdodobo tayo. Pero yung masisipag ngayon, they're redeeming the time. Sinasamantala nila yung panahon. Dahil maging ang kaaway, nagsasamantala rin ang panahon. Ang mga anak ng Diyos, mahalaga ang panahon. Sa kaaway, mahalaga din ang panahon. Goes hand in hand in the season of harvest. Kaya sino ang mahuhuli ng kaaway? Yung tamad. Kaya kung may tamad ngayon, magsisi ka kapatid ko. No? Kaya mga magulang, yung mga young people na tamad, pag uwi niya, masipag na. Maaga na gigising. Maglilinis na ng bahay. Si nanay, hindi na. Mukulat ang noo. Pastor, salamat! Nagising yung anak ko. Hindi na siya tamad ngayon. Eh, young people, kung yun yung bahagi mo, ba, pasalamat ka. Dahil di mo alam, yung kaibigan mo, mahahawaan mo. Bakit hindi masipag yan? Kasi may Espiritu ng Diyos na gumagawa sa kanya. Gusto mo rin maging masipag? Halika, sama ka sa akin. Hindi mo alam, young people, naangay mo ang kaibigan mo dahil sa iyong kasipagan. No? Yung hindi makuha sa salita, makuha sa halimbawa. Now, next. You are here for a reason. Check natin yung time. Okay, pwede ba? Pag-check na, Pastor. Tama ba yung Palestine na rin lang? Pwede ba? Ikaw ang muna sa kapag, Pastor Jonathan. Dahil pag may sobra ako, sino ba yung susunod mamayang hapon? No? Paalalahan mo ako, yung mamayang hapon na, baka mapasarap ako. Kasi nag-umpisa pa lang ako ma-revive. No? Ganun. Kapag nasa presensya ka ng Diyos, it's get better and better as the days goes by. Yung tuod, namumulaklak. Eh, nagtataka ako, babad sa presensya ng Diyos, babad, nagulan ng lakas. Hindi ganun. Sa presensya ng Diyos, yung tuod, namumulaklak. Nagkakaroon ng buhay. Kaya kapag nagbabad ka, kaya yung mga likod ng Diyos, nagbababad sa presensya ng Diyos, yung oras, hindi na tinitignan. Pero huwag kayong mag-alala. May oras, hindi na pa dyan. No? Gusto ka? So, you're here for a purpose. Hindi, huwag lang mas mula pa sa kanino. Basta, pag gumiti ka sa akin, kung ano, alam ko na yan. You're a child of God before the foundation of the world. How many can say amen? No? Nanganak pa tayo ng Diyos bago pa inatagal sa kanilang. Hindi nga lang tayo sabay-sabay ng pagluwan. Hindi lang tayo sabay-sabay ng paglitaw. Pero one thing for sure, na magkakaintindihan tayo lang tayo mga anak ng Diyos. Makitanghina. How many can say amen?
paliwanag ng paliwanag. Oh, hindi pahina ng pahina. Ano sabi ron? You are here for a reason. According you have chosen us before the foundation of the world. You have to display the character of being children of God. No? Nang ibinigay ng Diyos ang kanyang salita, yung salita niya may buhay. Ano sabi niya ng Bible? By their fruit you shall know them. So, yung panahon ng paghasig ng tunay na binhi, na orihinal na binhi ay nangyari na. Panahon ng harvest time, kailangan makita yung bunga. So, ano yung bunga? Yung character sa likuran ng buhay nito. Whosoever is born of God do not commit sin, for his sin remaineth in him. And he cannot sin because he is born of God. Bakit? Kasi nga yung salita, yun yung mag-iingat sa iyo. As long na iniingatan mo yung salita, hinuhubaran mo ang sarili mo, hindi nasusunod yung gusto mo, kundi yung gusto ng salita, paano ka magkakasala? Nagkakaintindihan ba tayo? Pero subukan mong sundin yung gusto mo. Paliwas ang sinasabi nito. Si Jesus, bakit walang buwang ang kasalanan sa kanya? Dahil wala siyang bukang bibig. I delight to do thy will, O Lord. Anong kanyang ginagawa? Yung kalooban na nagsubok sa kanya. Hindi niya sinabing, ito yung gusto ko, ito yung dapat kong gawin, ito yung gusto kong gawin. Hindi. Kaya nga yung unang miracle na ginawa ng ating Panginoon, nang sabihin niya Maria, wala ng anak, anong sabi ng ating Panginoon, ako nang pakialam ko sa iyo babae, hindi pa dumarating ang aking oras. Alam ba ni Maria na may kakayanan ng ating Panginoon? Alam niya. Pero hindi alam ni Maria yung tamang panahon para gumawa ang ating Panginoon sa kanyang kakayahan. Pwede niyan ba? Pero nung dumating na yung panahon, anong sabi ng ating Panginoon? Ubilin si Maria kung anong sasabihin niya gawin niya. Na-rebuke siya eh. Ano man niya? Ito ko magdalawang madali. No? Yun yung problema minsan eh. Mamadali ka, huwag. Oh, take the time of God. Doon ka lang. He makes all things beautiful in His time. Ang Diyos hindi na nahuhuli. Lagi siyang tama sa oras. Oh, tayo lang yung nahuhuli. Kami nung umalis kami, usapan 8:30. 8:30 pala, maliligo pa lang. Ganun ang mga end time, ano? Nga, Pastor, pag sinabing alis 8:30, alis ng jeep, papunta rito. Ano pala, ang internet ay maliligo pala. Pero, may tamang panahon. In this, the children of God are manifested, and the children of the devil, whosoever doeth righteousness, is not of God, neither he that loveth not his brother. Bakit binibigyan ng dating yung pag-ibig, no? Wala pa kagabi, kahapon, ang pag-ibig natin doon, ngayon, nandito pa rin yung pag-ibig. Bakit? Kasi lahat ng may buhay na tinanggap galing sa Diyos, yung pag-ibig sa likuran ng buhay na yan ay kailangan mag-manifest. Hindi ito ating pag-ibig, kundi kanya itong pag-ibig. Now, anong susunod? We are here to manifest the life of Christ. Sabi ng ating Panginoon, di ba na ang trigo ito mahulog, mananatili kung nag-iisa? So, nang siya'y mamatay, yun yung panahon na ang buhay ay may bigay. No, ang kanyang kamatayan ay ang pagbibigay ng buhay sa mga anak ng Diyos. Parang binhi. Kapag kayong binhi ay nagtatanim at may nabubulok doon, nagpapasimulang lumitaw yung panibagong buhay. Yung pinaka-germ of life na nandoon sa pinaka-gitna ng buto, lalabas kapag merong namatay na nasa labas. Nakikita ba natin ang bagay dito? So, habang tayo ay nawawala, no, sa ating sarili, gusto kong tingnan ang book of Ephesians ng 2 Corinthians chapter 4 kanina. May isang bahagi ro na nais kong bigyan pansin. Sabi rito, verse 10, laging saan man ay tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kami na mabubuhay,
ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. No? Habang may namamatay sa atin, yung buhay ng ating Panginoon lumalabas. Parang binhi na naitanim. No? Yung pagluwa ng panibagong buhay, kailangan mabulok yung buto. May mabubulok doon, may pamamatay doon. To give way another form of life. No? Kaya yung mga tunay na magsasaka, yung mga buto, inilalagay sa tubig. Bakit kailangan ilagay sa tubig? Kasi yung lulutang, walang potensyal na lumitaw yung panibagong buhay. Kita niyo ba? Yung lumulubog, yun yung may potensyal na magkaroon ng panibagong buhay. Subukan niyo yan, magtanim kayo. Itanim niyo sa isang paso yung lumutang. Itanim niyo sa ibang paso yung lumubog. Tignan niyo kung alin yung magpuproduce ng panibagong buhay. Nakikita niyo ba? Kasi naandun doon, yung tunay na buhay kailangan ng tulas. Kaya sabi ni Paul, habang may namamatay yung katawang lupa, ito namamatay, lumalabas yung buhay sa dito upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Ay sabi roon, balikan natin yung sabi rito kanina. Balikan natin yung ating PowerPoint. We are here to manifest the life of Christ. Paano magmamanifest ang buhay ni Kristo? Kapag ang sarili mo ay wala na sa eksena. Ibig sabihin, ito yung sabi ni Paul, namamatay ka sa iyong sarili. Sabi ni Paul, I died. Para lumitaw ang buhay nito. Sabi rito, sapagkat kami na mabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay bayag sa amin naman may kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin na tapat ang buhay ay same. Hindi naman tayo ating Panginoon, patay tayo. Hindi na yung pwede ko sabihin. Kung di naman tayo ang ating Panginoon, nandito tayo ngayon. Isa tayo sa Panginoon. Holy night, stars of lighting shining. Pero dahil naman tayo ang ating Panginoon sa atin, naintindihan natin ang kanyang kamatayan, inahanap natin gawin ang kanyang kalooban. Hindi man tayo nag-holy night, hindi ang night ang holy, tayo ang ginawang holy! Dahil yung buhay na ating tinanggap ay banal, at tayo ang pinagiging banal. Now, konti na lang mga kapatid. Sabi rito, walang babalik sa langit na hindi nang galing sa langit. Technically speaking, hindi tayo galing sa langit, physical. Ano yung galing sa langit natin tinanggap? Sabi natin, Panginoon, akong tinapay na bumaba galing sa langit. Nakain ba natin yung tinapay? Nakain ba natin yung tinapay? Ang tinapay yung salita ng Diyos. Nang kainin mo yan, may bahagi ka ng galing sa langit, nakabalik sa langit, at lagi mong kinakain ang salita ng Diyos. Ikaw at ang salita ng Diyos naging isa. Hindi ka na iba. Ikaw na rin ang salita na nahayag sa panahon ito. Ibabalik ka kung saan ka nagmula sapagkat ang buhay na tinataglay mo ay ang buhay ng salita. Mahirap pang ibalik yung nagaling doon. Hindi po mahirap ibalik yung nagaling doon sapagkat ang lahat ng ibinabalik ay yung nagaling doon. Yung hindi nagaling doon, hindi pwedeng ibalik. Kaya kung wala kang salita ng Diyos na nagaling doon, mahirapan kang bumalik doon. Sabi pa ng pwento ng mga ano, Nay, pag nag-rapture, hawak ako sa paa mo. Kahit kapatalian. No? Dahil wala kang bahagi ng bahagi ng iyong ina, ng iyong ama, na kanyang tinanggap ang salita ng Diyos na bumaba galing sa langit, na pabalik sa langit, yun yung magdadala sa iyo. Kakaintindihan ba tayo? Ang buhay ng ating Panginoon ay tinanggap ay buhay ng ating Panginoong Kristo. Ang buhay na ito ay nagtataglay ng katangian ng ating Panginoon. Nagtulad sa isang purong winhi, walang iba kundi ang kanyang salita na nahasik sa puso ng mga tunay na mananampalataya. Hindi sa puso, ha? Sa puso. Magkatunog yan. Kasi yung katabi ko nahasik sa puso. Galing na magsalita.
hindi po sa puso, sa puso. Naihag ito sa pitong iglesia, Epeso, pagtatanim ng puro binhi. Tama ba? Laodicea, pag-aani ng binhi nito. Nakikita ko natin, saan tayo ngayon? Panahon ng pag-aani. Kaya nga tanong ko, kapatid, nakikita mo ba yung bahagi na yung dapat gawin sa panahon ito? Huh? Ito ang dahilan na sinabi ng ating Panginoon sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Ang purong binhi dadalhin sa kamali. Ang pangsilang damo ay susunugin. Alam niyo ba, ano ang unang iniipon? Ha? Sa ating panahon, may pag-iipon. World Council of Churches at ang Invisible Union of the Bride of Christ. Ang tanong, saan ka kabilang? Hindi ka pwede sa gitna. No? Walang sa gitna. No? Dapat kang makita mo yung sarili. At ito yung panahon. Kaya nga, ating topic, recognizing the times and seasons. At maintindihan natin ang dahilan bakit tayo nandito. Yung nasa kabilang bahagi, naintindihan nila ang kanilang ginagawa. Ang tanong ko, ikaw, naintindihan mo ba ngayon ang bahagi na dapat mong gawin? Dahil kung hindi mo pa naintindihan, huwag mong hahayaan na lilisanin mo ang lugar na ito na hindi maliwanag sa iyo. Maliwanag po ba ito? I hope na iparating ko ng malinaw ang bagay na binigay ng Panginoon. Dahil ang panahon ay napakailinan. Redeeming time. Kaya nga pinagigising yung natutulog. Gising na. Tapikin mo kung may natutulog dyan. At ikaw naman nagigising, huwag ka nang bumikam. Pagkising mo, tumayo ka. Gawin mo yung bahagi mo na dapat mong gawin sapagkat walang tamad sa kaharian ng yung nasa kabila na, hindi sila tamad. No? Isipin mo, busy-busy ka tatapos lang sa Pilipinas. Saan sumunod? No? Pakatuwa rin si Sir Brian, Lindes. Masusundan niya ako, hindi ko na masundan. Walang internet sa amin eh. Pero sinusundan ko yung galaw ng pag-ani. Ah, yun yung bahagi ko kasi. Kaya yun yung sinasabi ko ngayon. No? Nakita niya yung side dun sa kabila, pinakita ng ating kapatid. Ngayon yung side naman ng pag-aani. Ang doon yung mga nagluluto, nag-iigil, nag-iipon, marami yung nandoon. Pero panahon niya ng pag-aani. Ang doon din yung nakikikain at pagkakailan ng buhay. Sana walang ganun sa araw dito. Pari pala tayong tumayo, palapakan natin ang ating pag-aani. Nasabi na ni Mortomon. Masarap ba ang mga salita ng Diyos ko? Pinagana pa ang ating mga puso sa inyo. Higit pang naging malinaw ang bagay na ating pinalalagyan. Hindi tayo sumusutok sa hangin, hindi tayo nagpapakasakali. Ito yung dahilan, maraming mga bagay na events na nangyayari. Misal, nagugulat tayo, harvest dapat ito, supposed to be dapat masaya. No, may mga bahagi na madadaanan din yun. But still, yun ay bahagi pa rin ng harvest. No? Gusto ko mawitin natin ang isang namin. In this time. Habang inamin natin ito mga kapatid, subukan natin unawain at hingiin sa bagay ng Panginoon, ano bang meron sa iyong orasan? Panginoon, ano bang meron sa iyong orasan? Inaawit natin ito, pero minsan natin pa rin tayo sa ating kamalayan. Bakit hindi habang inaawit natin ito, pakanasahin natin, Panginoon, ipaunawa mo sa akin kung anong merong layunin sa iyo.
saliksikin natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito. Habang ibig
binibigay natin ang ating mga sarili sa Diyos, magagawa niya ng ipangunawa ang mga bagay na gusto niya. Alam niyo ba kung ano yung pumipigil? Oo, meron na tayong kaalaman. Meron na tayong napakinggan. Pero ang pumipigil ay yung gusto natin. Ang pumipigil yung paraan natin. Bakit hindi natin bitawan ang ating paraan at ang kanyang paraan ang ating maging paraan? Awitin natin yung sunod na istansa. Bakit tayo manalangin? Lord, my life to you I bring. This song I have to sing is to you a loving thing. In your time. Pari, papapagawin din natin yung sapa. Sarili.
susuko namin o Diyos ang aming paraan upang magawa namin gumawa sa panahon na iyong itinanda, sa panahon ng iyong kagustuhan sa huling mga araw ng ito, Diyos. Lord God, huwag mong lampasan ang bawat isa sa amin. Ikaw ang higit na nakakaalam ng aming mga kalagayan. Hindi kami makakapagtago sa iyo, Diyos. Hindi kami makakapaglihim sa iyo. Kung kaya, hayaan mo na ang liwanag ng iyong mga salita ay patuloy na gumabay at magturo sa amin. Dalhin mo pa kami, O Diyos, sa higit na pag-unawa at habang ibinibigay namin ang aming mga buhay sa iyo, nagagawa mo rin namang ilantad ang iyong buhay at dalhin kami sa paggawa ng bagay na nais mo. Ama, itayo mo pa ang iyong mga lingkod na susunod. Dala-dala ang katangian ng buhay ng iyong mga salita upang ang iyong mga anak ay may handa sa huling mga araw nito. Nakita namin ang mga pagpupulong ng mga makapangyarihang bansa sa aming panahon. Inihahanda nila ang ilang plataforma, ang ilang mga bagay, at hindi mo rin namang hahayaan na mahuli ang iyong hinirang. Ihahanda mo rin kami. Susubuin mo ang iyong salita. Magtuturo ang banal na Espiritu Santo. Ito tayo itatayo mo ang iyong mga lingkod na may pahid, may anointing mula sa iyo. At ang mga sisidla ng iyong mga hinirang ay may handa sa huling mga araw nito. O Diyos, maraming salamat. Aming kang niluluwalhati, aming kang minadakila. Tanggapin mo ang mataas na pagpupuri mula sa iyong mga hinirang, mula sa iyong mga tinubos. Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord God. Thou art worthy to be praised, O God. Thou art worthy to be praised, O Lord. Aming binabalik sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord! Hallelujah! He's worthy to be praised! Kung meron man, pag-ingay na mangyayari ay ang pag-ingay ng mga tinubos sapagkat naintindihan nila kung bakit sila sumisigaw, naunawaan nila kung bakit sila humihiyaw sapagkat ito ang panahon ng pagkayag ng mga anak ng Diyos. Ating palampakan minsan pa. Thank you.